Hello guys, so welcome back to my channel. So yung video na ito guys, meron akong gustong i-share sa inyo na isang maliit na amplifier pero grabe yung bass niya. Ayan. So ito yung chip na to, yung tinatawag na PAM-H610. So amplifier na maliit. Ayan. So ginawan ko lang siya ng box na ganito para mas madali siyang gamitin, no? Ayan. So in order ko siya sa Shopee sa halagang 43 pesos lang. Ayan. PAM, ayun o, PAM, yung chip niya, H16. So, salamat Shopee, no? Sa order na to, no? 43 pesos lang to, guys. Pero may kita nyo mamaya kung gaano siya kalakas, no? So, mamamanghari kayo. Kahit ako rin nung una, hindi ko rin in-expect na grabe pala yung kanyang power. So, sobrang late lang niya, guys. Actually, mas malaki pa yung kamay ko, ayun o. Portable lang siya, di ba? Ayan, so maliit lang pero powerful yung kanyang bass. Ayan, so ginawa ko guys, nilagyan ko siya ng mga RCA connector para mas madali siyang gamitin, no? So ito yung power supply niya, 12 volts DC, tapos yung switch niya. Tapos yung sa typical na amplifier, di ba, meron tayong mga inputs, or aux, halimbawa yung aux. So ito yung input, no? Ito yung input ko. So, dyan ako mag-connect ng RCA to 3.5mm. Then, ito naman yung dalawang to sa speaker ko naman. So, imagine yun na lang na XLR, ano ba to? Tawag dun? Speak on siya, no? Speak on. So, ginamit ako na lang ng RCA. Ayan. So, ito yung power supply niya. Sa loob niya, ayan. Power supply. Yung speaker natin, right channel, left channel, tapos sa input natin. So, nakakonect lahat yun dito, guys, sa mga RCA natin. Bawa dito sa right channel ng speaker natin, yung dilaw na yan, ayan yung positive, nakakonect yan sa, dito sa right channel ng ating output. Sa tip yan, so dito ko yan siya ininak sa may tip, no? Tapos yung blue naman sa negative ng, dito sa sleeve, no? Sa negative side ng ating RCA. Para pag magkoconnect tayo ng speaker, mas madali lang, so gagamit lang tayo ng RCA. Diba? Ayan, tapos yung wire nya, siyempre may positive negative yan, katulad nito, ito yung positive nya, ito yung negative. So ito yung kukonnect mo sa speaker ko yan. So gumamit lang ako guys ng alligator clip para pang demo. Pero kung baka mawili din kayo gumawa din. So gagawin nyo na lang, hinangin nyo na direct to guys sa speaker nyo na para permanent na. Ayan. So ito guys, so right channel tsaka left channel speaker yan. Okay. So ang power supply natin is 12 volts DC. So ito yung gagamitin natin. Ayan, AC to DC adapter, 12 volts. Tapos yung pang demo natin speaker, ayan. So ito yung subwoofer ng Broadway. Tapos yung ating pang mid-range natin, no? So testing natin guys kung gano'n siya kalakas, kung sulit ba yung 43 pesos. Actually itong box na to ay ginawa ko lang din para mas portable siya tingnan, no? Mas maayos siya, mas madali siyang gamitin. Ayan. So, ano lang to guys, ha? Parang experimental lang. Na? Parang kwan na. Libakan lang natin, ha? Ayan, so testing natin, guys. So, isaksak natin, guys, yung ating power supply. Tapos yung ating mini amplifier. Ayan. Tapos, ilagay natin yung ating speaker. Connect natin. Ayan, wait lang. So, ito yung sa speaker natin. Ayan. Diba? So, ito yan guys. No? So, right channel at saka left channel. Ayan. So, make sure na laging tama yung polarity guys, no? Positive, negative. Tapos isang channel dito. Ayan. Tapos, of course, yung sa input natin, so gumagamit ako ng RCA to 3.5mm jack. So, ang haba kasi nung wire ko eh, kaya medyo mahirap din. Actually, dapat meron akong maiksi dapat, kaya lang, ito lang meron pa ako, di pa ako nakabili ng bago. So, ayan yung sa input natin. Tapos yung dulo niya, ito yung sa cellphone. Ayan. Ito. So, pinagtsatsaga ko pa lang ngayon kasi di pa ako nakabili ng bago. Ayan. So dito tayo mag-input na. So ito yung main source natin. So mapapansin nyo guys, wala tayong volume dito, no? Actually dapat lalagyan ko pa siya dito ng potentiometer or volume, kaya lang wala akong available na
gamit para magkabit, no? So, pansamantala lang. So, sooner lalagyan ko siya ng potentiometer para may volume tayo. So, yung volume natin, andito lang sa cellphone. So, mag-play tayo ng song. So, ipi-play natin yung mga NCS para di tayo makapirit ng ano, no? Ayan. So, yung bass boosted. Ayan. So, volume natin. Tapos, ay wait lang, sorry. Hinaan ko muna tapos i-on natin kasi naka-opa pala. Kasi hindi ko pa nalagay siya ng LED. To kaya hindi ko alam kung naka-on o naka-off. Pero sooner lalagyan ko siya ng LED para pagka-open ko, iilaw siya, malalaman ko naka-on. Ayan, so naka-on na siya. Ayan. Ayan. So tingnan nyo guys yung speaker, no? Grabe, naglalaro talaga siya. Actually, pansin nyo guys, ang liit lang niya, halos 5 pesos lang kasi laki niya, pero kayang-kaya niya pagalawin yung subwoofer na ganito kalaki. Actually, hirap dapat yun eh, pero nagtataka lang ako ba't ganun ang lakas eh. Kayang-kaya niya pagalawin. Ayun ah. Grabe. Ayan. So, ang liit lang niya guys, pero yung bass niya grabe lakas. Ayan. So, tamang-tama talaga sa mga DIY projects, no? Kung sakali may mga sirakang subwoofer, may mga sirakang, yung mga binibili mga subwoofer sa Shopee, diba? May mga tag 1,000, 800, 2,000, yung parang, ano na, di ko alam tawag din eh, parang home theater, mga gano'n. So, kung may mga nasira ka gano'n ba, nasira yung amplifier, no, yung built-in nun, pwede mo siyang palitan na ito, no, mga ganitong pyesa. Kaya lang, hindi lang siya Bluetooth capable, no? So, pwede mo rin siyang gawin na Bluetooth na capable. Bibili ka lang ng panibagong, tawag dito, pyesa na pang-receive ng Bluetooth. Tapos, i-coconnect mo yun sa may input mo, no? So, medyo mas matrabaho lang din yun. So actually guys, yung size ng speaker niya, actually, hindi ko siya may recommend na ganyan kalaki speaker mo, no? So tamang-tama lang mga ganitong speaker lang para mas lalong lumabas yung potential power ng amplifier mo, no? So bagay na bagay lang talaga itong amplifier ito sa mga maliliit na speaker, mga 3 to 4 inches, no? Ayan, so ito kasi medyo mabigat na, pero at least kinakaya pa rin niya. Ayan, so kapain natin yung chips niya. Hindi naman siya ganun umiinit. Ayan. Hindi siya ganun kainit. Hindi siya umiinit ng gusto. So, mas maganda din yung guys, yung speaker mo dapat medyo maliit lang. Mga 3 inches to 4 inches, ganyan. O 2 to 3 inches para mas lalong bigay na bigay yung kanyang power. Grabe guys. Small but terrible nga kung tawagin. So, lalagay ko siya sa mas malaking speaker. Try lang natin, ha? For experimental lang. Yan, so try naman natin guys yung mas malaking speaker. Ayan, for experimental purpose lang. So ito yung kanyang wire, no? Ayan. So kapit natin yung isang, yung right channel, ay yung kabilang channel. So ito, sa handbag channel. Sa channel 2 ng ating mini amplifier. Ayan guys, no? Paglayo natin.
So, papatunagin natin ito kung kakayanin niya. Kung anong magiging result. Play tayo nung song. Ano ba ito? Wrong song. I-ads pa, no? Baka sabihin nyo hindi ito yung ano yung connection. So ito yan guys, ito yung speaker doon sa malaki. Ayan. So nakakonect dito maliit. So tatanggalin ko itong malaki guys ha, kung mawalik ano, para malaman nyo na ito talaga yung nakakabit. Sakto tayo. Ayan, so nawala diba? So ito na lang yung tumutunog yung maliit. Balik natin. Ayan. So ito talaga yung ginagamit ko guys na amplifier na liit lang. Lang niya pero yung bass niya laki, grabe. Kaya niya i-drive yung 8 inches na speaker, no? Ayun. So, guys, hindi ko ganun na recommend na ganito kalaki speaker na ikabit niyo dito kung sakali gumawa rin kayo, guys, no? Mas maganda mga 3-4 inches para mas ano, hindi mahirapan masyado yung amplifier natin. Although kaya naman niya patunogin yung mga ganyang kalaki speaker, pero hindi pa rin may recommend, no? So, mga 3 to 4 inches lang para mas swabe yung kanyang tunog. Ayan. So, 43 pesos lang to guys, sa Shopee. No? So, salamat Shopee, no? Ika nga. Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin, guys. So, kung na-enjoy nyo yung video natin, so, don't forget to like and subscribe, no? So, thank you ulit sa panonood, guys. Bye-bye!